let's talk about Omer Yurtseven. But first, make sure you like this video at mag-subscribe. I-hit mo na rin ang notification bell para wala kang mamintes ng mga videos natin. This video is brought to you by 1xBet, the most legit betting app or website sa buong mundo. Patuloy pa rin ang kanilang pamimigay ng up to 7,000 bonus sa inyong first deposit. Pwede kang tumaya sa lahat ng sports dito, especially sa basketball, mapa-PBA or NBA man yan. Maganda ang mga odds, madali mag-withdraw at mag-deposit. So, just click the link in the description and use our promo code to redeem your bonuses. Siya ang 24-year-old big man ng Miami Heat. Magiging sophomore next season after maging undrafted noong 2020 NBA draft. Nakapag-sign siya ng Exhibit 10 sa OKC Thunder at naglaro sa kanilang G League team, averaging 15.2 points at 9.3 rebounds, and then nagkaroon ng multi-year contract sa Miami Heat. Sa tingin natin ngayon, hindi pa talaga siya nagkakaroon ng regular spot sa rotation ng Heat. Pero noong kailangan siya ng team, yung marami ang nagkaka-virus, nag-produce ito. Coming out party niya noong December 26th versus Magic, 16 points and 15 rebounds, and everyone is talking na saan na naman nakakuha ng gem ang Miami Heat. Hanggang pagka-January, naging double-double machine ito, 8 out of 10 games. Nag-average ito ng 10.6 points at 9.9 rebounds per game. The best part daw nung stretch na yon is nakatapat niya sina Joel Embiid at Yusuf Nurkic. Nagkaroon siya ng chance na marami pa talagang dapat i-improve, especially with those kind of centers. If you watch Omer, he moves well without the ball, good screener and rebounder. Another reason kaya naging undrafted ito yung kanyang pagiging throwback big man sa kanyang playstyle. Kasi ngayon, more on perimeter oriented na ang basketball, pero Yurtseven ay naniniwala sa kanyang style of play na effective pa rin naman ito hanggang ngayon. Pero i-improve niya pa rin ang lahat para mas makasabay kung gusto ng outside shooting, pagtatrabahuan. Sobrang na-hype daw siya sa culture ng Miami Heat. Parang every game daw ay nag-e-expect sila kahit mga role guys. Naniniwala sila sa lahat ng kanilang players at meron din daw siyang personal training outside ng Miami Heat. Tinatrabaho niya rin yung kanyang katawan, nagbo-burn siya ng fats para daw sa kanyang agility. Tapos tingin niya ay weird yung mga clubs kaya never pa siyang nakakapasok ni isa sa Miami Heat. Ang free time niya palagi ay video games. Sobrang dami daw talaga ng distraction sa city ng Miami kaya dapat talaga ay disiplina. Long term naman, nakita niya ang kanyang sarili with the Heat. Sa dami ng mga field negotiation ngayon sa NBA, feeling niya ay magtatagal siya sa organization na ito. He loves to finish or retire here. Even though business, maganda daw talaga ang Heat culture. And next season, there's no way to go but up para sa kanya. That's all for this video. Let me know all your thoughts in the comment section below. I will now step back. Bye-bye.